magluluto tayo ng ating escabeche. Ang gagamitin po natin ay lapu-lapu. Ayan, makikita niyo po yung lapu-lapu natin. Medyo malaki siya. So, hindi ko na po ito ikakat kasi mahirap na siyang ikat. At na ikat. Malaki po kasi nabili. Tsaka itong part na lang, ito yung part na lang yung papakita ko na lulutuin natin. So, we need lapu-lapu. Ayan. Pwede rin po yung ibang klase ng fish na gusto nyong gamitin sa ating pang escabeche. We also need our carrots, labanos, our celery, at ang pang-saute natin, yung garlic, ang ating onion, at ang ating luya. Pwede po tayo gumamit ng yung gulay natin is yung bell pepper. Kaya lang wala ako, kaya ang ginamit ko itong labanos at ang nag-add na lang ako ng celery. Para kahit wala akong bell pepper, okay lang. At least medyo marami yung gulay ko. Okay naman kasing i-add ang ating labanos at ang ating celery. We also need our seasoning, our salt, our pepper, olive oil pag nag-saute tayo later. Tapos, we also need our pineapple. Ito, yung nakapak. Ay, hindi po kasi ako gagamit ng suka. Kasi mas gusto pong gamitin na lang itong pineapple tidbits na to para yung asim at tamis nandito na. Tapos, we also need, syempre, ang ating regular oil for frying the fish. Ayan, mga ka-fan. First, we have to season our fish with salt. Kasi, ipa-fry na po natin to. Ayan, nasiso na natin. So, ifa-fry na natin siya. So, mga ka-fam, nagpainit na ako ng kawali. Alam nyo itong ating lumang kawali na yan. Ayan, maganda dito magprito ng fish. Pag nagprito talaga po ako ng fish, ito yung ginagamit ko. Kasi yung lumang kawali na yan, yan talaga yung perfect sa pag-fry ng ating fish. Ngayon, maglalagay na po tayo ng ating oil. Kung gusto po natin i-deep fry, ayan, pwede naman po. Ito na mga ka-fam, mag-prito na tayo dahil mainit na ang ating oil. Ito muna ang side, tapos takpan po natin agad. Ayan, kasi mapalsik yan. So, wait natin siyang maluto. Ayan mga ka-fam, duto na ang ating lapu-lapu. Ayan, tatransfer ko na po siya. Ayan mga ka-fam, transfer natin siya sa may tissue para naman ma-absorb niya yung oil, yung excess oil. Ayan, nagpainit na tayo ng ating pan. Maglagay na rin tayo ng ating olive oil. Sautein na natin ang ating garlic, ang ating onion, luya, onion, ang ating garlic, handa. We can now add our carrots. Actually, pwede na natin ilagay lahat. Ayan, mix lang. We'll add our pineapple tidbits.
We can also add our water. Ayan, para medyo may sauce naman yung ating escabeche. Now, we will season it with salt. Seasoning. Itong seasoning, again, optional po mga kapang. Pepper. Mix natin. Ito kung mga ka-fam, yung escabeche natin, pwede natin dun lagyan ng ketchup or a little bit of tomato sauce. Pero hindi ko nalalagyan kasi nga bawal sa amin yung ketchup. Wait natin mag-boil. Yan, tikman natin. Ngayon, medyo kulang ako sa salt. Mix. So, ito ka fam, pag okay na yung lasa, at okay na rin yung ating mga gulay, yan, tingnan natin. Ito, unti pa. So, mga ka-fam, pagkaluto ng ating gulay, transfer na natin siya dito sa ating fish na na-fry. Ayan. So, na yun, mga ka-fam. Thank you for watching. God bless! Fam! Ayan na, bago po ang lahat, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at push na rin natin ang notification bell para po lagi kayong ma-notify sa aming mga videos. So, ngayon po, ang lulutuin natin mga fam, magluluto tayo ng steam lapu-lapu. So, we need ito, yung lapu-lapu. Any part of lapu-lapu, okay lang. Ito yung available ko today. We also need yung ating vegetables like carrots, onion leeks, at onion. Tapos, we also need water. Yung ating brown sugar, nilagay ko na siya sa ating sauce. Ay, ang ating pan. Para sa sauce natin later. We also need cornstarch. Pero ito, pagka hindi masyado lumapot yung sauce natin mamaya. Also need olive oil, garlic powder. Ito, option, ano lang din to pagka nagkulang din tayo sa ating lasa. Ang toyo mansi. Ito, importante, ang ating liquid seasoning. Yung liquid seasoning, yung nabibili lang natin na, alam niyo yun, yung mga pagsawsawan na liquid seasoning. Ito po yun. At ang ating pepper. Now, ang first step natin, mga ka-fam, ay i-season natin yung ating lapu-lapu ng ating liquid seasoning. Ayan. Dito ko na siya nilagay kasi ilalagay natin to sa steamer. Kailangan mo ilalagay natin sa steamer yung heatproof bowl. Pero kung wala kayong heatproof bowl, pwede naman yung ilagay nyo siya sa foil. Pero dahil meron ako, ito yung ilalagay at kasha to sa steamer ko. So, itong bowl ang aking gagamitin. Kasi kailangan natin ngayon ng bowl or yung kung foil man, kasi may liquid tayong ilalagay. And then, we will pour our na yung ating liquid seasoning. Yan, mga fam. Yan ha, hindi ko na ginamit para gamitin na rin natin ito mamaya sa ating sauce. Hindi ko na nilagay lahat.
and also pepper. Mga kasama. Tatayin nyo na lang yung dami ng gusto nyong pepper. And also, garlic powder. Now, we will top it with all the vegetables that we slice. Kita nyo yung mga sliced vegetables natin. Anything na cut na gusto nyo, pwede. Kahit ano, diskarte nyo na lang yun, mga ka-fam. Pwedeng pahaba, pabilog, kahit ano po, strips, yan, kahit ano. Anything will do, mga ka-fam. Ayan. Ngayon, pag-top natin yan, maganda sana kung sesame oil. But because wala akong sesame oil, I will just use olive oil. So, drizzle natin yung ating olive oil sa ating fish with ano, vegetables. So, ito na yun. Ilalagay na natin siya sa ating steamer. So, mga ka-fam, ito yung aking steamer ngayon. Pwede, pero pwede tayo mag-steam kung wala kayong ganitong steamer. Pwede kayo maglagay nung isang kaldero, tapos lagyan nyo ng water, tapos alam nyo yung mga free na steamer doon sa mga rice cooker yon, pwede nyo doon kayo mag-steam. Pero dahil ito yung available ko ngayon, ito ako mag-i-steam. Ayan, isiset ko ngayon yung aking steamer. Program ko siya. Ayan. Siset ko pa siya. Ayan mga ka-fam, isiset ko siya sa ating ano, gagawin ko siyang at least 15 minutes kasi yung aking fish eh makapal. Ayan. Mga 10 to 15 minutes. Pero kung manipis naman, 8 to 10 minutes. Ayan. Makikita naman natin, obserbahan na lang natin mga ka-fam. So, ilalagay ko na siya ngayon yung ginawa nating fish dito sa ating steamer. Ay mga ka-fam, huwag kalimutan lagyan ng tubig ang ating steamer sa ilalim. Ayan, tinakpan ko na. Babalikan na lang natin siya mamaya. Ayan mga ka-fam, sinala ko na yung ating pan sa ating apoy. Tapos, maglagay na tayo ng ating water. Tansyahin na lang natin kung gaano yung sauce na karami yung gusto natin. Ayan. Unti na lang muna. Ilagay natin. Tapos, may brown sugar. Muscovado sugar yung ginamit ko para healthy. Tapos, we will also put our, yung natira natin liquid seasoning. With our olive oil. And mga ka-fam, we will let this boil lang. Mix muna natin. We cover it and then let this boil. And mga ka-fam, nagbo-boil na siya. Yan, tikman na natin to kung ano yung kulang sa ating lasa. Tapos diba, hindi naman siya malapot. Papalaputin natin to. Yan. Mmm, sarap na siya pero kulang lang ng unting oyumansi. Lagyan na rin natin ng pepper para lalong masarap. Tapos, yung ating cornstarch, ayan, gawa tayo ng slurry. Lalagyan natin ito ng water. Ayan, mix natin. Nilagyan na natin siya ng water. Tapos, ayan, bubusan na natin siya dito sa ating sauce. Ayan, lalapot na ito mga ka-fam. See, ayan o, lapot na. Mix na lang natin. E, paglagi tayo yung slurry, tandaan po, always mix-mix na yan. Para hindi siya dumikit. Ayan, perfect na ang ating lasa. Ayan, mix na lang natin. Tapos, unting boil na lang to. Ayan o, nagbo-boil na siya o. Mix na lang onti pa para maluto pa siya ng gusto.
Ayun, so pwede na natin patayin. Yung ganitong thickness, okay na siya. Tapos later, ibubuhos na natin to sa ating fish. Pag naluto na ang ating fish. Ayan mga ka-fam. Ayan mga ka-fam. Tapos na yung ating 50 minutes. So, iti-check natin na kung tama ba yung sinet nating time. At kung luto na ba yung fish. Ayan, no? Para sigurado tayo, tikman natin. Perfect na. Ngayon, kung gusto nyo na mainit lang siya, iiwan lang natin siya dito sa ating steamer. Keep warm lang natin. Ayan, pero ako okay na siya. Mamaya, iwa-warm ko lang, tatanggalin ko lang yung init na to para ma-transfer ko na siya sa serving plate. Tapos, isasalin ko na yung sauce. Ayan, mga ka-fam. I-mix na natin o i-pour na natin ang ginawa nating sauce. Ayan. Ayan ang ating steamed lapu-lapu. Thank you for watching. God bless. Po, magluluto tayo ng ating sweet and sour na lapu-lapu. Mga ka-fam, yung ano natin, lapu-lapu natin, na ano ko na siya, na deep fry ko na, para yung steps natin for cooking, madali na lang. I'm just making a sauce for now, and then, i-add lang natin yung mga vegetables na hiniwa natin. Like, onion leeks, ang ating sibuyas, yan. Also the ginger, carrots, and bell pepper. We also need our pineapple tidbits. Ito, pineapple tidbits na nilalagay ko kasi para hindi na ako magtitimpla pa ng suka at ng sugar. And I also need sweet and tomato sauce, also salt and pepper, and seasoning optional, water, itong ating cornstarch, ang ating garlic powder, onion powder, at ang ating paprika. Yan yung mga kailangan natin for making the sweet and sour sauce. Ayan mga ka-fam, magpainit na tayo ng ating pan. Don't forget nga pala olive oil, okay? Mga ka-fam, pang saute natin to. Yan, olive oil. Hintay natin yung mainit. Ayan mga ka-fam, inigisa na natin ang ating sibuyas. Tapos, nakalimutan ko sabihin kanina yung ating garlic. Huwag kalimutan ng garlic, mga kasama. Ayan po. Lagay natin ang ating garlic. Klik-klik. Also, the luya seed. Lagay natin ang ating luya seed. Gisa lang mga kapam, gisa tayo dyan mga kapam. Okay, laksan na ng ating apoy. We will add the carrot, the bell pepper, all together. Now we will season it with salt, seasoning optional, pepper, paprika, garlic powder, and aking garlic, ating onion powder, mix,
add water na. Malaki yung ating ano, ulo ng lapu-lapu. Medyo dinami ng pisa bawang. Let this boil. Ayan, dahil nag-boil na siya, tikman na natin siya. Ayan, medyo kulang tayo sa lasa. Mag-add pa tayo ng salt. Kung sa tingin natin kulang sa lasa, add na lang tayo. At seasoning. Put na natin, or ilagay, i-add na natin yung ating tomato sauce. Mix natin. We can also add our pineapple chili bits. Yan, i-boil ulit natin ito mga ka-fam. Ayan mga ka-fam, nagbo-boil na ulit. I-add na natin yung ating onion leeks. Ay, madali lang kasi maluto itong ating onion leeks. Yan, napaka-simple lang, no? Add lang tayo ng add. Meron na tayong sweet and sour sauce. Huwag natin kalimutan, kasi yung ganito, pwede naman na to, yung ganitong yung ating sabaw, hindi siya ganun kalapot. Ngayon, gusto natin talaga yung ano, malapot siya, na medyo malapot siya. Ayan, minix natin yung nagawa tayo ng slurry. Ating cornstarch with water. Mix natin before natin i-add sa ating sauce. Ayan, after mixing, in-add ko na. Ayan, then mix na naman natin. So, ayan na, medyo lumapot na. Sa amin po kasi, hindi po, ayaw namin yung talaga malapot na palapot. Yung tama lang, runny, ano lang siya, yung runny lang yung consistency niya. Ayan, much better po, kasi sa wala siyang cornstarch. Pero it's your, ano pa rin, depende sa gusto nyo pa rin yan, mga kapatid. Gusto nyo yung malapot na malapot, pwede rin. Gusto nyo ng walang cornstarch, pwede rin. Ito, sa amin, yung ganitong consistency, runny, okay na. So, ito na yung mga ka-fam. Pag tinikman mo at okay na yung lasa. Ayan, okay na yung lasa. Pag tinikman mo, tapos okay na sa'yo lahat, pwede mo na itong i-turn off. Ito na ang ating sweet and sour sauce for our sweet and sour tilapia recipe. Ayan mga ka-fam, turn off na natin. Thank you for watching mga ka-fam. God bless! Oh, 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 oh,